Mga idol, ito po si Supremo. Maraming salamat sa pagsubaybay sa kwento ni Butchok. At ngayon, mayroon din tayong upload, mga idol. Isa din po itong compilation. Sana patuloy niyo akong suportahan. Mabuhay po kayo at mag-iingat po kayong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento. Ngayon, nagkakasundo ng mga ito sa kanilang mga dapat na gagawin para tuluyang malinis na ang isla. Makalipas ang ilang mga minuto, nagpasyang magpapahinga na din ang kanilang grupo. Kinabukasan, maagang gumising sina Riba dahil maaga ang kanyang planong pagmanman doon sa maaring kinaroroonan ng mga sifaws nitong si Don Manolo at nitong si Aguirre. Binigyan na ng mga impormasyon itong si Riba galing kay Manong Ramon, at makakasama din itong si Riba itong si Binjo sa kanyang plano. Gagamitin nila ngayon ang dalawang motorsiklo na pagmamay-ari ng mga pinsan nitong si Binjo. Samantalang sina Manong Ramon naman, kasama ang dalawang mga pinsan nitong si Binjo na sina Turbin at Rico, magkakasama din ang mga ito para puntahan itong si Carubin. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, kanya-kanyang lakad ng mga ito. Unang pupuntahan nila ni Riba ang sinasabing bahay nitong si Aguirre na nandoon sa bayan. Ang unang palapag ng bahay na ito ay ginagawa nilang tindahan ng iba't ibang uri ng mga bakal, samantalang doon sa ikalawang palapag ang tirahan naman ng pamilya nitong si Aguirre. Ngunit ayon kay Manong Ramon, mukhang ginawang paninlang lamang ang mga nasa una at ikalawang palapag dahil sa ilalim ng bahay na ito, mayroong underground kung saan kadalasan doon magkakaroon ng paglalaban. Nagiging interesado itong si Riba nang mapag-alaman niya ang balitang iyon. Mabilis nang pinatakbo ng mga ito ang kanilang sinasakyang motor. Habang papunta ang mga ito doon sa nasabing lugar, nag-iisip na ang mga ito ng paraan kung paano makapasok doon sa underground ng bahay nitong si Aguirre. Makalipas ang ilang mga minuto, nang marating na nila ang lugar na iyon, agad nilang pinag-aralan ang buong paligid. May bakod na gawa sa bakal ang kanilang mga nakikita na nakapalibot doon sa bahay. Ngunit hindi iyon mataas, kaya kitang-kita pa rin nila ni Riba ang mga nagaganap doon sa loob. May mga namimili doon, at ang nakapagtataka lamang, maraming mga nakaparada na mga sasakyan. Agad nang sumabay si Riba doon sa mga taong mamimili na papasok doon sa bakod. May mga nakabantay din doon sa gitna, at nakapagtataka din na mahigpit ang kanilang pagbabantay doon. Kung tindahan lamang ang nasa loob, bakit ganun ang kanilang ginagawang pag-usisa sa lahat ng papasok doon sa loob? Walang dalang anumang mga armas na Riba at Binjo, kaya malayang nakakapasok ang mga ito doon sa loob na walang naghihinala. Normal lamang ang mga kaganapan doon sa loob ng bahay nitong si Aguirre. Doon sa unang palapag, nandoon ang mga mamimili at ang mga utosan ng kanilang pamilya. Samantalang doon sa unahan, mayroong nakitang pasukan doon na binabantayan ng apat na mga katao ang dalawa, at halatang may mga kargada ang mga ito sa kanilang mga tagiliran. Ilang minutong nagmanman doon ang dalawa hanggang sa nakakita ang mga ito ng grupo ng mga katao na pumasok doon sa pintuan na iyon. Agad na nag-iisip ng paraan si Riba kung paano makapasok doon sa loob. Mariin ang nagmanman ang mga ito hanggang sa may isa pang grupo ang pumasok doon, at nakita nilang may mga ipinakitang card ang bawat papasok doon sa loob. Sinubukan ng dalawa na gawin ang kanilang plano. Walang card na naipakita ang mga ito, ngunit ipinakita nitong si Riba ang passes na ibinigay sa kanila ni Carubin, at sinabi nitong si Riba na mandirigma siya ni Carubin. Matapos ang ilang minutong paliwanagan, hindi makapaniwala ang dalawa na sina Riba at Binjo na pinatuloy na sila doon sa loob. Dumaan ang dalawa sa isang malawak na hagdan pababa, at pagdating nila doon sa baba, nakakarinig na ang mga ito ng hiyawan at sigawan.
may mga nagbabantay pa rin doon bago sila tuluyang makapasok doon sa malawak na lugar na pinagdadausan ng underground fighting. Dahil nakalusot na sila doon sa una, walang kahirap-hirap na nakakalusot ang mga ito doon sa pangalawang mga nagbabantay. Dahil sinabi din itong si Riba at Binjo na kabilang sila sa mga mandrigma ni Karubin. Agad na binigyan sila ng card bilang mga mandrigma. Ibig sabihin lamang, kapag hawak nila ang kulay asul na card na iyon, obligado silang lumaban doon sa loob kung kinakailangan. Walang pakialam itong si Riba kung magkaganon. Ngunit itong si Binjo ang inaalala ni Riba. Ilang sandali, sinamahan na ang mga ito doon sa loob ng malawak na lugar at bumungad agad sa kanila ang maraming mga tao na mahalata mo agad na mayayaman ang mga ito. May mga nakapalibot din doon na mga armado ng mga baril. Hinala nila ni Riba, mga bantay ang mga ito ni Aguirre. Abalang-abala ang lahat habang nanonood sa kasalukuyan na labanan. Agad na nakinood sila Binjo at Riba. Ngunit malikot na ang kanilang mga mata na hinahagilap ang maaaring kinaroroonan ngayon nitong si Aguirre. Nakita naman nila doon sa gitna ang dalawang mga mandirigma na naglalaban na. Mayroong maliliit na nakaikot na lubid sa mga ito. Tamang-tama lamang na makagalaw ang dalawang mandirigma doon sa dalawang metro na lawak ng kanilang luna na pinalibutan ng mga lubid. May nakatali din na mga lubid sa kanilang mga kamay at paa na ibig sabihin lamang hindi maaaring magkakalayo ang mga ito. Sa kanilang kabilang mga kamay naman, may hawak na patalim ang dalawang mga mandirigma. May mga sugat na din ang dalawa batay sa mga dugo na nasa kanilang mga damit. Habang ang isa, may hiwa na din ito sa muka. Labanan hanggang kamatayan ang nasaksihan ng dalawa ngayon. Nakakapangilabot na isipin na itinaya ng mga ito ang kanilang buhay para lamang sa pira. Nakakabingi din ang sigawan ng mga tao doon na parang sanay na makakita ng mga ganitong kaganapan. Ilang sandali, mas lalong nag-iingay ang mga ito nang makitang muling na pang-abot ang dalawang mga mandirigma gamit ang kanilang mga patalim. Agad na nagpapalitan ang mga ito ng mga pagwasiwas, walang balak na sumuko at handang mamatay ang mga ito. Hanggang sa napaigik ang isa ng tamaan ng punyal sa may dibdib, agad itong nangangarag at kamuntikan ng matumba. Dito na nagpakawala ng sunod-sunod na mga pagsaksak ang kalaban nito na naging dahilan para bawian na ito ng buhay. Nagtatalunan agad ang mga taong nanonood ng matiyak na mga ito na panalo ang kanilang pinustahan. Samantalang ang ilan naman, agad na tinulungan nila ang nakabulagta na mandirigma. Sinubukan ng mga ito na mailigtas ang buhay at dinala agad doon sa klinika na nanodoon pa rin sa underground. Ngunit gayon paman, parang normal lamang sa mga tao ang mga ganun na mga pangyayari. Makalipas ang ilang mga sandali, nagsasalita na ang isang medyo may katandaan na lalaki. Naghanap agad ito ng mga kasunod na maglalaban. Ang isa doon sa kabilang bahagi na grupo, agad nang inihayag ng mga ito na kailangan nilang makahanap ng makakaharap sa kanilang mandirigma. Isang bato-bato ang katawan ang naglalakad agad papunta doon sa gitna ng luna na iyon. Inalis na din ng mga ito ang mga nakapalibot na lubid na ginamit kanina sa labanan. Kaya muling lumawak ang lugar. Nagsisigawan na ang mga taong nandoon. Agad na nagpalingon-lingon ang mga ito kung sino ang dapat nilang itatapat. Ang ibang mga mandirigma na nandoon, nakakaramdam kasi ng takot ang mga ito. Kaya tumanggi ang karamihan sa mga ito na labanan ang malahalimaw na taong iyon. Isa kasi itong negro na mayroong bato-batong katawan at bukod pa sa mga ito, nakikilala na din itong si Marlo na marami ng napapatay na mga mandirigma. Ang ilan doon sa mga mayayamang tao nang makita ng mga ito ang mga card na bit-bit nila ni Riba
Agad na hinimok ang mga ito na labanan ang dambuhalang tao na iyon. Wala namang problema iyon para kay Riba. Ngunit nang hinila nung isa na dapat ang lumaban doon sa Negro ay itong si Binjo, agad nang pumagit na itong si Riba at hinamon ang kabilang pangkat na tigdadalawa ang labanan. Silang dalawa ni Binjo laban doon sa Negro at maghanap pa ang mga ito ng isa pang kalaban. Ginawa iyon ni Riba para mailigtas ang kanyang kasama. Batid nitong si Riba na matapang at magaling din itong si Binjo sa labanan. Ngunit sa tingin ni Riba, hindi ito sapat para masasabing maaari na itong lumaban sa mga ganong uri ng mga bakbakan. Dahil sa sinabing iyon nitong si Riba, sinang-ayunan ito ng halos lahat ng mga taong nandoon. Kaya napilitan ang kabilang panig na kumuha pa ng isa pang mandirigma. Medyo maliit ang katawan, ngunit agad na nababatid nitong si Riba na maaring nagtataglay ito ng bilis at liksi. Ilang sandali pa na ikasana ang laban. Nagsisimulang magpupustahan na ang mga taong nandoon dahil walang nakakakilala kina Riba at Binjo. Mas marami ang pumusta at pumabor doon sa kanilang makakalaban. Napagkasunduan na din ng mga ito na maaaring may gagamitin na mga patalim na armas ang mga ito. Kahit na anong armas ang gagamitin ng mga ito na maaari nilang gamitin at walang bawal sa labanan, ibig sabihin lamang, katulad sa mga naunang laban, labanan ito hanggang sa kamatayan. Itong si Binjo, dahil sa unang pagkakataon ito na mararanasan ang ganong uri na labanan, nakakaramdam ito ng pagkatakot at kaba. Wika naman nitong si Riba. Huwag kang matakot, Binjo. Ako ang bahala sa labanan na ito. Nakakabingi ang mga sigawan doon ng mga taong nanonood at sobrang nasasabik ang mga ito. Ilang sandali lamang, hudyat na para simulan na ang labanan. May hawak na mga balisong sina Riba at itong si Binjo. Samantalang may hawak na itak at palakol naman ang kanilang makakalaban. Ang banyagang Negro, hawak nito ngayon ang isang palakol. Agad na umarangkada ng takbo ang dalawang kalaban nila ni Riba at nagpakawala agad ang mga ito ng mga pag-atake. Medyo malawak ang lugar ng kanilang pinaglalabanan ngayon. Kaya nakakilos ng maganda at maayos itong si Riba. Agad itong tumalon para makaiwas sa mga ginawang pag-atake ng dalawang kalaban. Samantalang itong si Binjo, umatras ito para hindi matamaan. Hindi pa kasi makakilos ng maayos itong si Binjo dahil nanginginig pa ang kanyang katawan at nakakaramdam pa ito ng kaba. Samantalang itong si Riba, agad na gumanti ito ng mga pag-atake. Sunod-sunod ang mga ginawang pag-atake nitong si Riba para mapapaatras ang dalawang kalaban na sobrang napaka-agresibo. Sipa, suntok at mga pagwasiwas ng punyal ang kanyang ginawa. At tama nga ang hinala nitong si Riba. Maliksi at magaling kung kumilos ang isang maliit na kalaban nila. Ngunit kahit sa laki ng katawan naman ng Negro, kaya pa rin itong umiwas sa kanyang mga pag-atake. Ilang sandali pa, biglang umigpaw na sa iri ang maliit na kalaban nila na may hawak na matalas na itak. Agad itong nagpakawala ng mga pagwasiwas. Agad naman na iniiwasan iyon nitong si Riba. Ngunit patibong pala ang ataking iyon dahil biglang gumulong ang malaking Negro at agad nang inabot ng mga pagpalakol itong si Riba. Wala nang magagawa pa itong si Riba kundi gumulong palayo para maiwasan ang mga pag-ataking iyon. At ito ang nagiging dahilan para makorner itong si Binjo doon sa gilid. Naalarma agad itong si Riba nang makitang sabay ng umatake ang dalawang kalaban papunta kay Binjo. Natataranta naman itong si Binjo at hindi na malaman ito ang mga gagawin. Kaya sumigaw na itong si Riba. Agad na inatake na itong si Binjo ng dalawa. Gayon paman, nagagawa pa rin itong si Binjo
na makaiwas sa mga unang pag-atake ng dalawa. Ngunit sa mga sumunod ay hindi na. Napaigig na lamang itong si Binjo nang tamaan ng mga tagpas ng itak. Tinamaan sa may balikat at tagiliran itong si Binjo. Mabuti at hindi iyon malalalim na mga tama. Agad nang umigpaw itong si Riba at galit na galit. Umikot ito sa ere ng isang bisis pagkatapos bumagsak ito doon sa gilid nitong si Binjo. At agad na sinalo ang braso ng negro na sa mga pagkakataon na iyon nagpakawala na sana ng mga paghataw gamit ang armas na palakol. Gulat na gulat ang dambuhalang tao dahil walang kahirap-hirap na napigilan ni Riba ang malaking braso nito. Sa mga oras na iyon, nararamdaman na nitong si Riba na gumagalaw na ang kanyang mutya sa kanyang braso. Nakakaramdam na ng kakaibang lakas na nanalaytay sa kanyang kalamnan itong si Riba. At bago pa makatras ang negro, agad nang nagpakawala ng isang paikot na sipa itong si Riba na sapol ang liig ng malaking kalaban. Sa lakas ng pagkasipang iyon, agad na natumba ang malaking tao na parang tinibag na puno ng saging. Pagkatapos agad na umabanti din itong si Riba para tuluyan na ang kalaban na nakabulagta. Samantalang itong si Binjo, sa kabila na namimilipit ito sa sakit sa kanyang mga natamong sugat, nang makita naman itong umatake ang maliit na kalaban na may hawak na matalas na itak doon kay Riba, wala na din itong hinihintay pa na sandali. Agad na dinamban itong si Binjo galing sa likuran at kinubawan ang maliit na kalaban. Nagkakasubukan agad ang dalawa ng lakas sa lakas. Maliksiman ang kalaban nilang iyon, ngunit mas malakas naman itong si Binjo kahit na sugatan. Nagpakawala ng makailang bisis na suntok itong si Binjo doon sa kanyang kalaban. Ibinuhos na nitong si Binjo ang lahat ng kanyang lakas at makakaya. Dahil batid niyang pagkatapos nito, manghihina na ang kanyang katawan sani ng kanyang mga sugat. Ilang sandali lamang, lamog-lamog na ang katawan ng maliit na kalaban nang tigilan na ito ni Binjo. Wala na itong malay at maraming mga dugo ang lumabas sa ilong at bibig nito. Samantalang itong si Riba, tinuluyan na niya ang kanyang kalaban. Dalawang pagsiko ang ginawa nito sa liig at isang pagsuntok sa panga ng malaking tao ang naging dahilan para tuluyan ng hindi na ito gumagalaw pagbagsak doon sa sahig. Napatigil ng ilang sandali ang mga taong nanonood at nagulat sa kanilang nasaksihan. Hindi makapaniwala ang mga ito sa lakas at galing ng dalawang bagong dating, lalong-lalo na ang isa sa mga ito na walang iba kundi itong si Riba. Agad naman na nagpalakpakan ang mga iyon makalipas ang ilang mga segundo. Kahit na natalo ang mga ito sa pustahan, napabilib din ang mga ito sa galing at tibay ng dalawa. Ngunit itong si Binjo ay may tama ito sa kanyang katawan. Agad na wika nitong si Riba, "Binjo, magpapahinga ka lamang muna doon sa tabi. Gamutin mo muna ang sugat mo. Ako na muna ang bahala sa mga ito at sa ating mga sumunod na laban." Lingid naman sa kalaman ng dalawa sa mga pagkakataon na iyon doon sa ikatlong palapag, lihim na nanonood itong si Aguirre sa labanan na iyon doon sa kanyang monitor na konektado doon sa underground ng kanyang bahay. Napapangisi ito nang mamukhaan itong si Riba. Hindi ito makapaniwala na ang taong ito na pinahanap niya at pinapapatay ay kusang lumapit pa sa kanilang teritoryo. Kaya agad na nakakaisip na ito ng paraan kung paano parusahan bago patayin ang dalawang bisita. Agad na tinawagan itong si Aguirre ang kanyang lahat ng mga tauhan at inutusan ang mga ito sa mga dapat nilang gagawin. Ilang sandali doon naman sa underground, habang naghanap na naman ng bagong makakatapat itong si Riba, biglang may dumating doon ng mga tauhan nitong si Aguirre. Isa-isang ipinaalam ng mga ito ang utos ni Aguirre para sa kanila. Kaya makalipas lamang ang ilang mga minuto,
mayroong isang kumasa para labanan itong si Riba. Isang malaking tao pa rin na bato-bato ang pangangatawan. Ngunit napapansin naman nila agad na unti-unting nagsialisa ng mga taong nakapalibot sa kanila na labis na ipinagtataka nitong si Binjo. Kaya itong si Binjo agad na hinahagilap nito ang matalas na plumingko. Kailangan na mayroon silang panlaban kung sakaling mayroong binabalak na masama ang mga ito sa kanila. Ilang sandali pa, sinimula na ang labanan nila ni Riba kalaban ang malaking tao. Tulad pa rin ng naunang alintuntunin, matatalo ang susuko, mamatay at hindi na maaring lumaban pa. May hawak pa rin ng mga matatalas na mga bagay ang mga ito. Ngunit tulad ni Binjo, napansin din agad nitong si Riba ang biglaang pananahimik ng buong paligid. Kaya nakaamoy din agad ng panganib itong si Riba. Kaya plano nitong patumbahin agad ang kanyang kaharap. Dalawang grupo na lamang ang natitira doon. Ang grupo ng unang natalo nila ni Riba at ang grupo ng nakakaharap niya ngayon. Agad na lumapit kay Riba ang malaking tao at wika nito sa kanya. Mukhang mayroong malaking gantimpala ang naghihintay sa akin kapag napatay kita ngayon, kaibigan. Sa sinabing iyon ng kalaban nitong si Riba, nagpalakas pa iyon sa kanyang hinala na maaaring alam na nitong si Agiri ang kanilang presensya. Agad na pasimpleng lumingon itong si Riba doon sa kinaroroonan nitong si Binjo at tumingin ng makahulugan. At pagkatapos, agad nang inatake na nito ang kanyang kalaban. Agad na gumulong itong si Riba sabay ng mga pagwasiwas sa hawak niyang patalim. Agad naman na nagpapalitan na ang dalawang mandrigma ng mga pag-atake. Samantalang itong si Binjo, may kinuha pa itong isang tubo at isang mahabang itak. At agad na itinabi niya ang mga iyon. Mariin nang nakikiramdam itong si Binjo sa buong paligid. Sinipat-sipat na nito ang mga pintuan doon. At makalipas lamang ang ilang mga sandali, may mga nakikitang pumapasok na doon sa kanilang kinaroroonan na mga kalalakihan na pawang may bitbit ang mga ito ng mga matatalas na mga bagay. Agad na kinutuban ng masama itong si Binjo. Inihanda na niya ang kanyang mga armas. Tinalian na din niya galing sa kanyang pinunit na damit ang kanyang mga sugat na natamo para maampat ang pagdurugo ng mga ito. Habang nakipaglaban itong si Riba, unti-unting dumarami na ang mga nakapalibot doon sa kanila. Agad naman na napapansin iyon ni Riba, kaya minadalian niya ang pagtapos doon sa kanyang kalaban. Nang makahanap siya ng magandang pagkakataon, agad niyang sinunggaban iyon galing sa likuran at agad na kinubawan niya ito. Mas malakas itong si Riba kumpara sa kanyang kalaban ngayon, kahit na mas malaki pa ang katawan nito kumpara sa kanya. Dahil na rin ito sa mutya na tangan itong si Riba na sa mga pagkakataon na iyon nakakaramdam na ng kakaibang lakas na nanalaytay sa katawan itong si Riba. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad niyang naibaon ang hawak na matalas na patalim ni Riba doon sa liig ng kanyang kalaban. At kahit na nakahawak ang kamay ng kanyang kalaban sa kanyang braso, nagagawa pa rin itong si Riba na magilitan ito sa liig na nakaharap doon sa grupo nito. Biglang nagsigawan na ang grupo ng nakakalaban nitong si Riba. Agad na bumunot na ang mga ito ng mga matatalas na mga bagay, pati ang mga nakapalibot doon nagtatakbuhan na papasok doon sa luna na may mga bitbit na mga itak, pamalo at iba't ibang mga delikadong mga armas. Mayroon ding nagtatakbuhan papunta sa kinaroroonan nitong si Binjo. Mabilis na kumilos na din itong si Binjo at tinawag itong si Riba. Riba, mukhang walang balak ang mga ito na bubuhayin tayong dalawa. Gamitin mo ito. At pagkatapos, itinapon itong si Binjo ang hawak na mahabang itak papunta kay Riba. Nang tuluyan ng mapatay naman ni Riba ang kalaban nito doon sa loob ng luna
Nang magilitan ito sa liig, mabilis na pumihit ng takbo itong si Riba dahil nakakalapit na sa kanya ang maraming mga kalaban. Agad naman na sinalo niya ang itinapon na itak nitong si Binjo at pagkatapos agad na pinagtataga ang bawat nakakalapit sa kanya na mga kalaban. Napakabilis ng kilos nitong si Riba na walang kahirap-hirap na naiiwasan ang bawat mga pag-atake ng mga kalaban at nakakaganti din ito ng mga pagtagpas nang tamaan sa ulo at liig ang mga nakakalaban nitong si Riba. Agad na nagsisigaw ang mga ito ng ilang mga segundo. Pagkatapos, agaran din na binawian ang mga ito ng buhay. Samantalang itong si Binjo, sumandal na ito doon sa dingding ng kanyang kinaroroonan at agad na din na nakipaglaban doon sa mga umatake sa kanya. Dalawa agad ang napapatumba ni Binjo nang tamaan niya ang mga ito ng mga pagtarak. Hawak ni Binjo sa isang kamay ang isang patalim na plumingko at pamalong tubo naman ang hawak sa kabilang kamay. Kaya kahit na marami ang umaligid sa kanya na mga kalaban, napapatumba pa rin niya ang mga ito. Ngunit unti-unting tinatamaan na din itong si Binjo sa kanyang braso. Kaya nang makita iyon ni Riba, mabilis itong tumakbo habang patuloy pa rin na nagpakawala ng mga pag-atake. Sa bilis at lakas ni Riba, walang makakalapit sa kanya. Dahil kung may mga hasman, agad na matatamaan niya ito. Nang makalapit na itong si Riba kay Binjo, agad na wika nitong si Riba. "Binjo, kailangan natin na umusad. Delikado ang ating kinaroonan dito. Agad tayong makorner ng ating mga kalaban." Sagot naman itong si Binjo. "Tama ka, Riba. Doon sa unahan, mukhang kaya natin nasabayan ang mga ito kahit sa dami pa ng kanilang bilang." Kaya tumakbo ang dalawa at iwinasiwas pa rin ang kanilang mga armas para walang makakalapit sa kanila ng mga kalaban. Sa kanilang likuran, nakasunod naman ang karamihan sa mga kalalakihan. Pagdating doon sa unahan na may mga upuan na nandoon, nagagawa nila na mas mapapatay pa ang mga ito. At sa bahaging iyon, hindi na iyon nakita ni Aguirre. Wala ng mga sekretong kamera na nakakabit doon. Kaya agad na inutusan nito ang mga tauhan na palibutan ang buong paligid ng kanyang gusaling pagmamay-ari para siguradong hindi makakatakas ang dalawa. Tinawagan na din itong si Aguirre ang iba pa niyang mga tauhan na nandoon sa kabilang bahagi ng bayan na iyon para masigurado na talagang mapapatay itong si Riba. Nagugulat din itong si Aguirre nang makitang kakaiba ang galing at lakas ni Riba. Batid niyang malakas ito dahil natalo na siya nito sa manumanong labanan, ngunit hindi niya inasahan na mayroon pa itong mas kagalingan sa labanan na umabot pa sa puntong nagagawa pa nitong mapapatay ang marami niyang mga tauhan na may bitbit na mga matatalas na mga armas. Ang sampo naman sa kanyang mga tauhan nakapwisto na doon sa pintuan na paakyat doon sa itaas, doon sa ikatlong palapag, para harangin ang dalawa kung sakali. Samantalang ang iba pang mga tauhan ni Aguirre na kasama doon sa ikatlong palapag, nakahanda na din ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng bakbakan ng mga ito doon sa underground, mas dumadanak na ang dugo doon sa lugar. Marami na ang mga namamatay, nasusugatan ng malulubha ang ilan habang gumagapang na doon sa sahig. Unti-unting binabawian ng buhay din ang mga ito. Kailangan nang gawin nila iyon ni Riba para mabuhay at protektahan ang kanilang mga buhay. May mga nawala naman ng malay nang matatamaan ang mga ito ng mga pagpalo ni Binjo gamit ang kanyang pamalong tubo. May sugat na din itong si Riba, ngunit mga daplis lamang ang mga iyon sa kanyang braso at likod. Samantalang itong si Binjo, sa kabila ng marami din itong natamong sugat sa katawan, buong tapang pa rin itong nakipagpatayan doon sa mga kriminal. Nagagawa din kasi nitong si Riba na maprotektahan at matulungan itong si Binjo. Ilang sandali, mahigit
Sa 30 ang mga nakabulagta doon sa sahig. May mga namimilipit pa rin sa sakit. May mga umuungol at bumubula na ang kanilang mga bibig ng dugo. Wika nitong si Riba. Ngayon, Binjo, natitiyak kong nasa gusaling ito si Aguirre. Subukan natin na umakyat doon sa 3rd palapag. Pagkatapos mabilis nang kumilos ang dalawa, pinahiran lamang ni Riba sa dalang langis ang mga sugat nila ni Binjo para hindi masyadong kumirot at dumugo ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, nang mahanap na nila ang pasukan papunta doon sa 3rd palapag, agad na bumungad sa kanila ang 10 mga kalalakihan na nakaharang doon sa may pintuan at may hawak din na mga patalim ang mga ito. Wika nitong si Riba. Mukhang kailangan pa natin na mapatumba ang lahat ng mga ito, Binjo, bago tayo tuluyang makaakyat doon sa itaas. Kaya mo pa bang lumaban? Sagot naman nitong si Binjo. Kayang-kaya ko pa, Riba. Alalayan mo lamang ako at malaki pa rin ang aking maitulong sa labanan. Sagot naman nitong si Riba na muling humakbang papalapit doon sa mga kalalakihan. Kung ganun, Binjo, sa likod ka lamang. Ako na ang bahala sa mga ito. At ilang sandali, biglang nagsigawan na naman ang 10 mga kalalakihan at mabilis nang umaatake ang mga ito sa kanila. Habang nakaumang na ang kanilang dalang mga armas, agad na ginawa ni Riba ang dipsy roll na ginagamit niya sa estilo doon sa boxing. Agad na nagpagiwang-giwang ang katawan nitong si Riba. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, mas nakakatakot at mapaminsala ang estilong ito ni Riba dahil kasabay ng dipsy roll na iyon may bit-bit siyang mga armas sa magkabilang mga kamay. Agad na napapaigit ang bawat maabot ni Riba nang matamaan ng kanyang mga pag-atake. Sobrang malalakas ang mga iyon at mabibilis na nahirapang iwasan at sanggain iyon ng mga kalaban. Samantalang itong si Binjo, bawat lumagpas naman kay Riba, agad na pagtatagain niya ang mga ito at papaluin sa dala niyang tubo na siyang nagiging dahilan para tuluyan na babagsak ang mga ito doon sa sahig at mamatay. 5 minuto lamang ang itinagal ng labanan na iyon. Sa mga pagkakataon na iyon, napabuntong hininga na lamang itong si Riba. Nagkalat ang 10 mga bangkay ng mga kalalakihan doon sa sahig na napuno ng dugo. Wika ni Riba kay Binjo. Tara na, Binjo. Sa tingin ko, nasa 3rd palapag ang kinaroroonan ngayon nitong si Aguirre. Pagkatapos mabilis nang nagtakbuhan muli ang dalawa, paakyat doon sa hagdan. Samantalang itong si Aguirre, agad na inaabisuhan na ang mga tauhan nitong nakaantabay doon sa labas ng gusali na kailangan nang pumasok na ang mga ito doon sa loob at tumulong sa labanan. Dumating na din ang iba pang mga tauhan nitong si Aguirre na galing sa iba't ibang lugar ng bayan ng Las Palmas. Ngunit bago pa tuluyan na makakapasok ang mga ito, biglang pinaulanan ang mga ito ng bala. Umuugong na ang mga putukan ng baril doon sa paligid ng gusali. Dumating na pala doon ang grupo nitong si Carubin kasama sina Manong Ramon at ang dalawang pinsan nitong si Binjo. Kasama ni Carubin ang kanyang mga tauhan na armado ng mga malalakas na dekalibre ng mga baril. Napag-alaman na pala ng grupo nila ni Carubin ang nangyayaring kaguluhan sa teritoryo nitong si Aguirre. Sinabi na din kasi nitong si Manong Ramon kay Carubin na sa bahay ni Aguirre ang unang punterya ng dalawa na sina Riba at itong si Binjo. Tuluyan na din na tumulong itong si Carubin doon sa grupo nila ni Manong Ramon dahil sa galit nito nang mapatay ang kanyang mga tauhan. Doon naman sa 3rd palapag, gulat na gulat itong si Aguirre nang marinig ang mga putukan na iyon at agad na sumilip ito doon sa labas. Napamura itong si Aguirre nang makita ang mga tauhan nitong si Carubin na nakipagpalitan ng mga pagputok doon sa kanyang mga tauhan.
kaya imposibleng makakapasok na ang kanyang mga tauhan sa loob ng kanyang gusali dahil may mga nakaharang at nakaabang na mga kalaban na patuloy na nagpapaputok. Kaya wala nang nagagawa ang mga ito, kundi labanan ang paparating na dalawa. Agad na kinuha nitong si Aguirre ang kanyang espada at inaantay ang papaakyat na sina Riba at Binjo. Kasama ngayon nitong si Aguirre doon sa ikatlong palapag ang kanyang 10 mga tauhan at ang 2 mga mandarigma na kasama nito ngayon. Wika nitong si Aguirre sa kanyang mga tauhan. Hindi na makakapasok ng ganon kadali ang ating mga kasamahan galing sa labas. Wala na tayong ibang maasahan kundi tayo-tayo na lamang. Malalakas ang 2 papakyat dito sa 3 palapag, kaya mag-iingat kayo. At kapag makakita kayo ng magandang pagkakataon, patayin natin agad ang 2 ito. Ilang sandali lamang, iniluwa na doon sa pintuan sina Riba at itong si Binjo. Samantalang nasa harapan ng pintuan naman ang grupo nitong si Aguirre na nakaabang. Agad naman na nagkatinginan ang 2 ng matalim sina Aguirre at itong si Riba. Nagigil-nagigil na sugurin na ang bawat isa. Itong si Aguirre, gigil itong makapaghiganti nitong si Riba at mapatay ang taong tumalo sa kanya at nagpahiya. Agad na wika nitong si Aguirre. Bilib din ako sa kakaibang tapang at galing mo sa labanan, kaibigan. Ngunit huwag ka munang magsaya dahil hindi ko papayagan na mangyayari sa amin ang ginawa ninyo sa aking mga tauhan doon sa baba. Pagbayaran mo ang kapangasan ninyo. At pagkatapos, mabilis nang tumakbo itong si Aguirre papalapit kay Riba at Binjo habang nagsisigaw na ito sa galit. Agad na din na kumilos ang mga tauhan itong si Aguirre. Hawak ang kanilang mga armas. Agad na sumugod na din ang mga ito sa 2. Mabilis naman na humarang itong si Riba sa mga ito. Batid kasi nitong nanghihina na ang kasama niyang si Binjo dahil sa dami ng mga natamong sugat nito sa katawan. Doon naman sa labas, nakagawa ng paraan sina Manong Ramon kasama ang 2 mga pinsan nitong si Binjo na makapasok sa loob ng gusaling iyon gamit ang mga karunungan ng matanda sa mga usal na gagawa nitong makapasok doon sa unang palapag. Napakatahimik ang unang palapag, kaya nagpasya ang mga ito na tumuloy na doon sa 2 at doon sa 3 palapag. Samantalang doon sa 3 palapag, umaatikabong bakbakan na ang mga nangyayari doon. Mayroong 2 napapatay na sina Riba at Binjo at mayroong 1 malubhang nasusugatan. Medyo nahihirapan ngayon sina Riba laban sa mga ito dahil magagaling din ang mga kasamahan nitong si Aguirre, lalong-lalo na ang 2 nitong mandirigmang kasama. Kaya plano ngayon nitong si Riba na unahin ang 2 kasamahan nitong si Aguirre, o di kaya itong si Aguirre mismo ang uunahin niya sa pagkatay. Ilang sandali pa, muling umaatake na naman ang mga kalaban at muling nasugatan na naman itong si Binjo na naging dahilan para mapaluhod na ito ng tuluyan. Medyo malalim ang tamang iyon at natitiyak nitong si Riba na hindi na kayang lumaban pa ni Binjo. Kaya mabilis na gumulong itong si Riba para matulungan ang kanyang kasama. Agad na dinamba ni Riba ang isa at pilit na inabot niya ang liig nito ng mga pagtagpas. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, matagumpay naman na tinamaan iyon nitong si Riba. Agad na kumalas ang ulo nito sa katawan. Agad naman na dinaluhong na itong si Riba kasama itong si Aguirre. At saktong nakakalapit na ang mga ito doon sa 2, dumating na din doon sina Manong Ramon kasama sina Rico at itong si Turbin na may dalang mga matatalas na mga itak. Agad na napapasigaw itong si Turbin nang makitang duguan at nakaluhod na itong si Binjo. "Rico, tulungan mo si Binjo. Mukhang mayroon itong malubhang tama."
at inatake na din sila ng mga kasamahan nitong si Aguirre, wika din nitong si Manong Ramon. Riba, ikaw na ang bahala sa Aguirreng iyan. Kaya na namin ang kanyang mga kasama. Sagot naman itong si Riba na hindi makapaniwala na natuntun sila agad nitong si Manong Ramon at malaki ang maitulong ng mga ito, lalong-lalo na malubha ang mga tama nitong si Binjo. Ilang sandali pa, magkakaharap na sina Riba at itong si Aguirre. Kapwa may hawak na mga patalim ang mga ito. May sugat na itong si Riba dahil sa matinding bakbakan na kanina pa nagsisimula doon sa underground sa baba. Walang anumang galos itong si Aguirre. Ngunit sa katayuan ngayon sa kanilang dalawa, itong si Aguirre ang nakakaramdam ng kaba. Bukod sa may mga kasama na itong si Riba ngayon na bagong mga dating, batid na niya ngayon na malayo ang agwat ng kanilang lakas at kagalingan. Wika nitong si Riba na naglalakad papalapit na doon kay Aguirre. Aguirre, mukhang matatapos na ngayon ang kasamaan mo. Ang pangalan ko ay Riba, galing doon sa bayan ng San Nicolas. Ako ang taong papatay sa lahat ng mga masasama na naghari-harian sa islang ito. Ako ang nakatukang maglilinis sa dumi na nandirito. Hindi na makasagot itong si Aguirre dahil sa naramdamang kaba. Ngunit mas pinili itong mamatay na lumalaban. Kaya agad na itong umatake kay Riba at nagpakawala agad ng mga pagwasiwas gamit ang kanyang matalas na armas. Maagap naman na iniiwasan agad iyon ni Riba at agad na ginawa na naman ang dipsirol na hawak ang mga patalim. Sa ginawa ni Riba, napatigil sa pag-atake itong si Aguirre at nag-iisip ng paraan kung paano niya dipinsaan ang ganong uri na pag-atake nitong si Riba. Bukod kasi sa napakabilis ang ginawang iyon nitong si Riba, mabilis din ang galaw ng mga paa ni Riba na nakapagdagdag ng pagkaalanganin nitong si Aguirre. Wala na siyang magagawa pa kundi gumanti na din ng mga pag-atake. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto, sunod-sunod ng tinamaan sa katawan itong si Aguirre na naging dahilan para sa agaran nitong ikinamatay pagbagsak nito sa sahig. Matapos iyon, isinunod ni Riba ang natitira nitong mga tauhan. Nagtulong-tulong na sina Manong Ramon at Riba kasama itong si Turbin para tuluyan ng mapatay ang lahat ng mga iyon. Makalipas pa ang ilang mga minuto, nakahandusay na ang lahat ng mga sakop ni Aguirre doon sa sahig at wala ng buhay. Kasama din mismo itong si Aguirre doon sa mga namatay na nakabulagtang. Agad na wika nitong si Riba kay Manong Ramon. Mabuti at dumating kayo sa saktong pagkakataon, Manong Ramon. Mukhang malulubha ang tama ni Binjo sa kanyang katawan. Kailangan niyang magamot agad. Tama ka, Riba. Kailangan na makalabas na tayo sa gusaling ito sa mas lalong madaling panahon. Mukhang napapatay na din nila ni Carubin ang lahat ng mga tauhan ni Aguirre doon sa baba. Pagkatapos, nagmamadaling bumaba ng mga ito at lumabas agad sa gusaling iyon. Binitbit din ni Riba ang bangkay ni Aguirre. Mayroon siyang planong gagawin sa katawan nito. Paglabas ng mga ito, naabutan nila doon ang mga bangkay ng mga tauhan ni Aguirre sa paligid ng gusali. May mga namatay man sa mga tauhan ni Carubin, ngunit ang mas importante sa kanya, nakapaghiganti na ito sa ginawang pag-traidor sa kanya nitong si Aguirre. Nang makita ni Carubin ang paglabas nila ni Riba, nabitbit ang katawan nitong si Aguirre, agad itong napangisi. Agad na sinalubong sila ni Carubin at wika agad nito sa kanila. Nababagay lamang kay Aguirre ang ganyang kamatayan. Riba, ako na ang bahala sa kanyang katawan. Ngunit tumanggi itong si Riba na ibigay ang katawan nitong si Aguirre kay Carubin dahil may plano siyang gawin sa bangkay nito. Medyo nainis pa itong si Carubin, ngunit wala na siyang magagawa pa.
Batid niyang kaya silang lipulin ni Riba sa loob lamang ng ilang mga minuto. Sobrang namangha kasi itong si Carubin nang napatay nitong si Riba ang napakaraming mga tauhan ni Aguirre na nasa loob ng gusali. Hindi niya mawari kung paano iyon ginawa ni Riba. Ilang sandali lamang, agad na gumawa ng cross galing sa mga kahoy itong si Riba. Itinali doon ang bangkay nitong si Aguirre. Pagkatapos itinayo ang cross malapit doon sa kalsadang papasok sa gusaling pagmamay-ari nitong si Aguirre para masiguradong agad na makikita ng sinuman ang bangkay nito. Natapos iyon, agad na sinunog ni Riba ang gusaling iyon. Ngunit bago niya ito ginawa, inilabas muna nila ang lahat ng mga bangkay na nandoon sa loob, lalong-lalo na doon sa underground. Matapos naman iyon, inihilira sa gilid ng bakod ng gusali ang lahat ng mga bangkay. Nang makita naman iyon ni Carubin, kontento na din ito sa ginawa ni Riba kay Aguirre. Agad nang umalis na ang mga ito doon sa lugar dahil batid nilang anumang sandali darating doon ang mga kasabwat nitong si Aguirre, lalong-lalo na ang matandang mayaman na si Don Manolo. Mabilis na naghiwalay na din ng landas sina Carubin at Manong Ramon. Ngunit nangangako itong si Carubin na bibisitahin ang bahay nila doon sa may Bakawan para pag-usapan na naman nila ang mga sumunod na mga gagawin para isusunod ng mapatay itong si Don Manolo. Nagmamadali din ang grupo nila ni Manong Ramon dahil kinakailangan ng malapatan agad ng gamot itong si Binjo. Ang mga malalakas na mga gamot na gawa ni Manong Ramon nandoon kasi sa kanilang bahay sa may Bakawan makalipas ang ilang mga sandali. Pagdating doon, agad na ginamot ni Manong Ramon ang mga sugat na natamo nitong si Binjo. May mga natamong kakaunting galos at sugat din si Rico at itong si Turpin. Kaya ginamot na din ang mga ito ng matanda, pati na rin itong si Riba. Makalipas ang ilang mga sandali, nagpapahinga na itong si Binjo at natitiyak ni Manong Ramon na agaran ng gagaling ang mga natamong pinsala nito at mga sugat sa katawan. Sa mga oras na iyon, kasalukuyan nang nag-uusap si Riba at Manong Ramon sa beranda ng bahay nila ni Turbin na nakaharap doon sa may dagat. Nagkakape ang mga ito at pinag-usapan na nila ang kanilang mga sumunod na mga hakbang. Isusunod nila itong si Don Manolo para matapos na ang kasamaan doon sa kanilang lugar. Sa pagkamatay nitong si Aguirre, inaasahan na din nila na magiging mapayapa na ang merkado at ang mga lugar na pinagharian nitong si Aguirre. Nagpasya na din ang mga ito na bukas na isagawa ang mga sumunod na mga plano. Kailangan muna nilang magpapahinga at magpapagaling na din sa kanilang mga sugat. Ilang sandali pa, pagsapit ng hapon, kasama nitong si Manong Ramon itong si Riba na sinundo ang grupo ni Carubin doon sa labasan. Tulad kasi ng pangako nito, papunta ito doon sa Bakawan para mapag-usapan nila ang mga sumunod na mga gagawin. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, nagulat sina Manong Ramon at Riba na walang ibang kasama itong si Carubin, kundi ang nag-iisang gwardiya lamang nito. Ayon kay Carubin, may mga namataan silang umaligid na mga kalalakihan doon sakaling pinamugaran ng kanilang grupo. Hinala ng grupo ni Carubin, maaaring mga hitman ang mga iyon sa grupo na kinabibilangan ni Aguirre at maaaring pakay ng mga ito ang maghiganti. Kaya nag-iingat ang mga ito. Mabilis nang naglalakad na ang apat pabalik doon sa may Bakawan at itong si Carubin ang nagulat sa kanilang pinuntahan. Mga Bakawan na kasi ang nasa paligid at walang mag-aakala na may bahay na nakatayo doon sa gitna ng mga Bakawan. Makalipas ang ilang mga minuto, pagdating ng mga ito doon sa bahay nila ni Turbin, agad nang pinag-usapan na ng mga ito ang mga dapat nilang gagawin. Bukas ng umaga, magkakahiwalay na naman ang mga ito sa kanilang mga nakatukang gawin. Ang grupo nila ni Carubin, pupunta ang mga ito doon sa resort na pagmamay-ari nitong si Don Manolo.
at pati na rin doon sa mga illegal na mga establishmento ng doon, wawasakin nila ang lahat ng mga iyon. Samantalang sina Riba naman, Manong Ramon kasama sina Turbin at Rico ang mismong pupunta doon sa bahay nitong si Don Ramon para patayin ang mga ito. Manatili muna itong si Binjo doon sa bahay para tuluyang magpapagaling sa kanyang mga sugat. Makalipas naman ang ilang mga oras, nagpapaalam na sina Carubin. At kinabukasan, maagang umalis na ang mga ito. Kanya-kanyang lakad na ang mga ito sa kanilang mga nakatukang gagawin. Ganon din ang grupo ni Carubin. Maagang umalis na din ang mga ito kasama ang mga tauhan nito. Unang pupuntahan ng kanilang grupo ang resort na pagmamay-ari nitong si Don Manolo. Huling sasalakayin nila ang mga pasugalan ng Don na nagkalat doon sa bayan. Makalipas ang ilang mga sandali, gamit ang sasakyan nitong si Manong Ramon, agad nang pumarada ang mga ito doon sa bahay nitong si Don Manolo. Medyo may distansya ang bahay ng Don galing doon sa iba pang mga kabayan. Napapaligiran din ito ng mga malalaking puno ng kahoy. Kaya makalipas lamang ang ilang mga minuto, agad nang may lumapit sa kanilang sasakyan ni Manong Ramon na mga tauhan nitong si Don Manolo. Nagtataka kasi ang mga ito dahil hindi pangkaraniwan na may magagawing kahinahinalang sasakyan sa paligid ng bahay nitong si Don Manolo. Kaya agad nila nanilapitan iyon para matanong. Ngunit kabilang pa rin iyon sa plano nila ni Manong Ramon para masigurado nilang nasa loob ng bahay ang Don. Ilang sandali pa, lumabas na itong si Manong Ramon at Riba sa kanilang sasakyan. Nang makalapit na sa kanila ang apat, agad na tinutukan sila ng baril ng mga ito. Tanong naman agad ng isa doon sa apat, "Ano ang mga ginagawa ninyo sa lugar na ito? Hindi ba ninyo alam na bawal ang mga hindi imbitado sa lugar na ito at bawal ang mga gumagala sa paligid ng bahay ni Don Manolo? O baka naman, mga espiya kayo?" Agad naman nasagot nitong si Manong Ramon. "Sabihin mo kay Don Manolo na may kailangan si Manong Ramon sa kanya. Kilala ako ni Don Manolo at itong kasama ko ay ang aking mandirigma na nakatukang makipagkita sa kanya." Nang marinig iyon ng apat na mga kalalakihan, agad na wika nito na tawagan muna nila itong si Don Manolo na nandoon sa itaas ng bahay. Kaya ngayon, alam nilang nasa loob nga ng bahay ang Don. Hindi na nila hinihintay na sumagot ang Don sa pagtawag ng mga bantay. Agad nang suminyas itong si Manong Ramon kay Riba. At pagkatapos, agad na nilang inaatake ang apat na mga bantay. Tulad ng kanilang plano, mabilis na din na tumakbo itong si Riba papunta doon sa likurang bahagi ng bahay na iyon. At mabilisan na umakyat ito doon sa may bakod papasok. Samantalang sina Manong Ramon, Turbin at itong si Rico, makalipas lamang ang ilang mga sandali, napabagsak na nila ang apat na mga kalalakihan na lumapit sa kanila. Agad din na pinagbabaril ng mga ito ang ilang mga nakabantay doon sa pasukan ng bahay para makuha ang atensyon ng mga ito at malayang makakapasok sa loob ng bahay itong si Riba. Nagulantang ang buong mga bantay nitong si Don Manolo na nasa loob ng bakuran sa biglang ginawang pag-atake nila ni Manong Ramon. Wala kasing pakialam ang mga ito na sa katirikan ng araw walang pakundangan na umaatake ang mga ito. Doon naman sa loob tuluyan ng nakapasok itong si Riba. Agad na nasipat niya ang apat na mga nagtatakbuhan papunta doon sa harapan. Agad na sinunggaban ito ni Riba. Agad niyang nilaslas ang liig ng isa at itinarak naman ang matalas na patalim doon sa dibdib ng isa pa. Sa bigla ang pag-ataking iyon nitong si Riba, agad na natumba ang dalawa sa lupa at agaran na binawian ang mga ito ng buhay. Matapos iyon, gulat na gulat ang dalawa pang kasamahan ng mga ito at hindi na rin nagagawa ng mga ito na maiputok ang kanilang dalang mga baril
dahil tuluyan na silang napapatay na rin nitong si Riba. Ginawa lamang iyon ni Riba sa loob ng 10 mga segundo. Agad na hinila niya isa-isa ang mga katawan ng mga ito at itinago doon sa mga makakapal na mga halamanan. Matapos naman na magawa iyon ni Riba, tuloy-tuloy na ito doon sa pagpasok sa loob ng bahay at agaran pang napatay ni Riba ang 3 naabutan doon sa unang palapag. Habang itong si Don Manolo, wala itong kalam-alam na papaakyat na papunta doon sa kanilang kinaroroonan itong si Riba. Nakasilip pa kasi ang mga ito doon sa mga kaganapan doon sa baba na nagpapatuloy ang palitan ng mga putukan ng kanyang mga bantay laban naman doon sa grupo nitong si Manong Ramon. Ngunit walang plano ang grupo nila ni Manong Ramon na pumasok sa loob ng bahay ng Don maging sa bakuran lamang. Ginawa lamang nila ang mga iyon para maagaw ang atensyon ng mga bantay sa bahay na iyon. Doon sa 2nd palapag, kasama nitong si Don Manolo, ang kanyang buong pamilya at ang 10 niyang mga tauhan. Hindi din kasi ganun kadami ang kanyang mga tauhan sa kanyang bahay dahil wala naman itong kalaban na magiging pangamba sa kanilang buhay. At ang karamihan sa kanyang mga tauhan nakakalat doon sa kanyang mga bahay aliwan at mga pasugalan na nakakalat din sa bayan ng Las Palmas. At makalipas lamang ang ilang mga minuto, gulat na gulat ang mga ito nang biglang sumulpot doon itong si Riba at hinaribas agad ang bawat makitang mga tauhan nitong si Don Manolo. Ang anak at asawa nitong si Don Manolo, agad na nagtakbuhan ang mga ito doon papasok doon sa isang silid. Samantalang itong si Don Manolo, agad na pinagbabaril itong si Riba. Nagpapaputok na din ang 6 na mga natitirang tauhan nitong si Don Manolo. Nawindang ang isipan ng mga ito sa bigla ang pagpasok ni Riba doon sa 2nd palapag. Nagtataka din kasi itong si Don Manolo kung bakit ganon kadali na nakakapasok itong si Riba sa itaas samantalang may mga tauhan itong si Don Manolo na nandoon sa baba nagbabantay. Nagpapatuloy ang bakbaka naman doon sa 2nd palapag. Sa isip ngayon itong si Riba, kailangan na niyang makagawa ng mabilisan na pag-atake. Baka kasi magsidatingan pa ang mga tauhan itong si Don Manolo na galing sa iba't ibang bahagi ng bayan. Isusunod pa nilang wasakin ang mga pagmamay-ari nitong si Don Manolo na gumagawa ng mga kasamaan sa bayan na iyon. Agad na gumulong itong si Riba at ibinato ang hawak na patalim doon sa isang tauhan ni Don Manolo na sa mga pagkakataon na iyon walang habas na nagpaputok punteriya ang kanyang pinagtataguan. Biglang napatigil na lamang ito sa pagkalabit ng gatilyo nang tumarak sa kanyang liig ang patalim na ibinato nitong si Riba. Agad itong bumagsak doon sa sahig at nangingisay ng 1 segundo. Matapos na mapatay iyon nitong si Riba, agad siyang umigpaw at pumatong doon sa isang aparador kung saan sa likod ng aparador na iyon nagtatago ang natitirang mga tauhan nitong si Don Manolo. Habang sa likuran naman ito, nandoon ang Don. Ang ginawa nitong si Riba, bago pa siya mabaril ng mga ito, dinaluhong na niya ang mga iyon at gamit naman ang isang matalas na gulok, agad nanirapido niya ang mga ito ng mga pagtaga. Ngunit napakabilis sa ginawang iyon nitong si Riba na halos hindi na kayang sundan ng mga mata ng mga kriminal ang kanyang ginawang pag-atake na naging dahilan para agaran na matutumba ang mga ito na may mga taga sa kanilang mga ulo at may laslas sa kanilang mga liig. Nagpakawala naman ng mga pagbaril agad itong si Don Manolo sa kabila ng sobrang pagkagulat nito sa biglang pagsulpot doon nitong si Riba malapit sa kanila. Ngunit mabilis lamang na naisangga nitong si Riba ang katawan ng mga tauhan nito na siyang tinamaan naman ng mga bala. Matapos iyon, agad na pumihit itong si Riba at agad na naabot itong si Don Manolo.
Kasalukuyan ngayon na nakatutok na ang matalas na gulok na hawak nitong siriban doon sa liig ni Don Manolo. Ang mga tauhan naman ng Don, nakabulagta na ang lahat ng mga ito at wala ng buhay. Wika nitong siriba. Wala ka nang magagawa ngayon, Don Manolo. Katapusan na ngayon ng mga kasamaan mo dito sa islang ito. Namumutla at makikita mo sa mukha nitong si Don Manolo ang sobrang pagkatakot. Pinagpawisan ito ngayon ng malapot at nanginginig ang buong katawan. Hanggang sa umabot sa puntong nagmamakaawa na ito kay Riba. Sabi nito na may mga anak siyang umaasa sa kanya at asawa. Kung bibigyan pa siya ng pagkakataon, nangangako itong magbabago. Doon naman sa labas, biglang napatigil sa pakikipagpalitan ng putok ang mga bantay nitong si Don Manolo doon sa grupo nila ni Manong Ramon. Dahil sa mga putukan doon sa ikalawang palapag, masama agad ang kanilang kutob. Nakapagtataka kasi kung bakit nagkakaroon ng putukan doon sa ikalawang palapag, maliban lamang kung mayroong nakakapasok na doon na mga kalaban. Kaya nagpasya ang mga ito na pumasok na doon sa loob ng bahay nitong si Don Manolo at tingnan ang ikalawang palapag. Tanging apat na mga bantay na lamang ang naiiwan doon sa pasukan ng bakod habang patuloy na nakipagpalitan pa rin ng mga pagputok doon sa grupo nila ni Manong Ramon. Makalipas ang ilang mga minuto, nakakarinig muli ng mga putukan sina Manong Ramon doon sa loob ng bahay nitong si Don Manolo. Ngunit saglit lamang iyon, dahil makalipas lamang ang ilang mga minuto, natahimik na din iyon. Samantalang doon sa kinaroroonan ng mga bantay doon sa may pasukan ng bakod, gulat na gulat ang mga tauhan nitong si Don Manolo nang biglang sumulpot sa kanilang likuran itong si Riba na may dalang pamalong tubo at gulok. Pagkatapos, walang pagdadalawang isip na pinagpapalo na ang lahat ng mga bantay ni Riba na siyang nagiging dahilan para bumagsak agad ang mga ito sa lupa at nawalan agad ng malay. Ang isa pa nga sa mga ito, napasigaw pa ng ilang mga segundo bago tuluyan na mawalan ng malay nang matamaan ng pagpalo sa kanyang braso na naging dahilan para mabali ang mga buto nito at tuluyan na mawalan ng malay nang matamaan naman ito sa ulo ng mga paghampas nitong si Riba. Lumabas na sa kanilang pinagtataguan sina Manong Ramon nang makita itong si Riba na naglalakad papalabas ng git ng bahay na iyon. Ngunit may bit-bit itong walang malay na katawan ng tao. Agad naman na nakikilala ito ni Manong Ramon nang tuluyan nang makalapit na itong si Riba sa kanilang kinatatayuan. Katawan iyon nang walang malay na si Don Manolo. Agad na tanong nitong si Manong Ramon. Ano na ngayon ang binabalak mo sa kanya, Riba? Sagot naman itong si Riba. Tao pa rin ako, Manong Ramon. Hindi ko maatim na patayin ang mga taong humihingi sa akin ng awa. Ngunit sa gagawin ko sa kanya, sigurado akong hindi na ito makagawa pa ng kasamaan dito sa islang ito. Nasa loob ng kanyang bahay ang asawa at mga anak nito. Huwag na natin na idamay ang mga iyon sa kaparusahan ng taong ito. Hindi ko na susunugin ang bahay nitong si Don Manolo. Napatay ko na din ang karamihan sa kanyang mga tauhan. At ang ibang nawalan ng malay ay mayroong matitinding pinsalang natamo sa kanilang mga katawan. Sa ngayon, kailangan na natin na magpunta doon sa mga pasugalan ng mga ito. Marahil nandoon na din sina Karubin. Sinang-ayuna naman agad iyon nitong si Manong Ramon. Kaya matapos lamang iyon, agad nang sumakay ang mga ito doon sa kanilang sasakyan. Dala ang katawan nitong si Don Manolo. Agad na nilang pinasibad ito papunta doon sa kabilang bahagi ng bayan ng Las Palmas. Sa mga sandaling iyon, napatay na din nila ni Karubin ang lahat ng mga tauhan nitong si Don Manolo na nandoon sa resort na sinalakay nila. Hindi tulad ni Riba, walang awa pa rin itong si Karubin na pinatay ang lahat ng mga tauhan nitong si Don Manolo
Dinahasa din ng mga ito ang lahat ng mga nakikitang mga kababaihan doon sa resort. Sinunog ang resort at sa mga pagkakataon na ito, kasalukuyan ng papunta ang grupo nila ni Carubin doon sa mga gusaling pasugalan nitong si Don Manolo. Ilang minuto lamang ang mga nakaraan simula nang dumating doon ang grupo naman nitong si Manong Ramon. Kaya wala nang inaksayang oras ang mga ito. Agad na sinunog nila lahat ng mga pagmamay-ari nitong si Don Manolo doon sa lugar na iyon. Pinatay din ang lahat ng mga nagtatangkang manlaban. Ngunit ang grupo nitong si Carubin, tulad sa ginawa ng mga ito doon sa mga kababaihan doon sa resort, ginawa din nila ng panghahalay ang lahat ng makitang kababaihan na sakop nitong si Don Manolo. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, nagmistulang impyerno na ang buong lugar dahil sa mga nagliyab na mga gusali na nandoon. Ngunit hindi lingit kay Riba ang mga pinaggagawa ng grupo nitong si Carubin. Kaya agad na inaya ni Riba sina Manong Ramon na kailangan na nilang umalis doon sa lugar. Hindi na din nila kinakausap pa ang grupo nitong si Carubin dahil sobrang nagmamadali ang mga ito. Paparating na din kasi doon sa lugar na iyon ang iba pang mga sindikato na may kaugnayan kay Don Manolo. Iniiwasan muna nila ang mga iyon na makabangga. Makalipas naman ang ilang mga oras, pagdating ng mga ito doon sa bahay, doon sa may bakawan, pansamantalang nagpapahinga na muna ang mga ito. Wika nitong si Riba kay Manong Ramon. "Manong Ramon, aalis muna ako sandali. May gagawin lamang ako sa taong ito." Habang nakaturo doon sa walang malay pa rin na si Don Manolo, sagot naman ang matanda. "Ikaw na ang bahala, Riba. Maitiwala ako sa iyo. Bukas na bukas din, pagplanuhan na natin ang mga sumunod natin na gagawin. Malaking kawalan na sa lahat ng mga ilegalista ang ating ginawa sa grupo ni Aguirre at Don Manolo. Natitiyak kong kinakabahan na ang mga natitirang masasama sa islang ito. Natitiyak kong iniisip na ng mga ito na sila ay isusunod at nagkukumahog na ang mga ito na makapagtago. Ngunit sa tingin ko, Riba, sa lahat ng mga masasamang tao dito sa isla, ang magkakapatid na Vasquez ang hindi magpapatinag. Sa lahat ng mga ilegalista na nandarito, sila ang pinakamalakas at pinakawalang awa. Ang dalawang magkakapatid na ito ay nagtatangan din kasi ng mga mutya at karunungan sa mga usal. Kaya ganoon na lamang ang kanilang pagtitiwala sa kanilang kakayahan at walang kinatatakutan ang dalawang ito. Sa narinig nitong si Riba, napaisip din ito at nagiging interesado sa dalawang sinasabi nitong si Don Manolo. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang umalis. May plano kasi siyang gagawin kay Don Manolo. At matapos niyang magawa ang mga bagay na iyon, may misyon pa siya ngayong gabi. Hindi nagustuhan nitong si Riba ang mga pinaggagawa ng grupo nitong si Carubin. Sa tingin ni Riba, kailangan nang maisama ang grupo nitong si Carubin sa mga dapat niyang linisin. Masasama din ang mga ito at hindi na makatao ang mga pinaggagawa ng mga ito doon sa mga kababaihan na nabihag nila na mga trabahante nitong si Don Manolo. Masyadong naawa itong si Riba sa sinapit ng mga ito sa mga kamay ng grupo nitong si Carubin. Mabilis nang umalis sa gabing iyon itong si Riba. Ginamit nito ang motor na pagmamay-ari nitong si Turbin. Isinakay nito ang katawan ni Don Manolo. At pagkatapos, nagpunta ito doon sa daungan ng mga bangka kung saan doon siya dumaong sa unang araw ng pagtapak niya sa islang ito. Nakiusap itong si Riba na ihatid ang katawan nitong si Don Manolo doon sa kabilang isla at bahala na ito doon kung ano ang kanyang gagawin kung magising. Matapos naman iyon, pinatuloy na nitong si Riba ang sinasakyan na motor doon sa kalyeng sakop nitong si Carubin. Parang mananabas na itong si Riba sa dami ng dalang mga matatalas na mga bagay. Dala nito ang apat na mga punyal, dalawang mga flamingo at isang mahabang itak na sobrang talas. Walang pakialam itong si Riba
na dumaan doon sa mga kaling sakop nitong si Karubin. Kahit na may mga nagbabantay, bawat humarang sa kanya na mga tauhan nitong si Karubin, agad na makakatikim ang mga ito ng mga pagtaga. Naalerto na ang grupo nitong si Karubin dahil may nagbalita na tungkol sa isang taong nakamotor na may dalang matalas na itak, at lahat ng mga madadaanan nitong mga tauhan ng kanyang grupo agad na pagtatagpasin ang mga ulo at mga liig. Walang maisip na ibang makakagawa sa mga ganitong pag-atake itong si Karubin. Simula kasi nang atakihin na nila ang dalawang nagsilakihang mga grupo na sina Agiri at Don Manolo, natitiyak niyang wala ng mga haspa na pumasok sa kanyang teritoryo maliban lamang kay Riba. Ngunit nagdadalawang isip naman itong si Karubin kung si Riba na ba ang may gawa. Wala kasi siyang makitang dahilan para salakayin sila nito dahil magkakampi ang mga ito sa ilang mga labanan. Ilang sandali pa, nasa labas na ng kanyang pagmamay-aring gusali itong si Karubin kasama ang mahigit sa 30 mga tauhan na armado ng iba't ibang uri ng mga nakakamatay na mga armas. Hinihintay nila ang sinasabing papasok na nakamotorsiklo. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, nakita na nila ang nakamotor na mabilis nang tumatakbo doon sa mga kalye at papunta na ito sa kanilang kinaroroonan. Kinakabahan na itong si Karubin, lalo na nang masilayan kung sino ang nakasakay doon sa motor. Hindi nga siya nagkakamali. Si Riba ito na may bitbit na matalas na itak. Nakita pa nila na tumutulo ang mga dugo sa dulo ng itak na hawak nitong si Riba. Indikasyon na marami na itong napapatay sa pagdaan doon sa mga kalye. Agad na tanong nitong si Karubin kay Riba. Bakit, Riba? Wala ka na bang ibang mapagdiskitahan at mapatay? Kaya sa amin mo na ibinaling ang iyong bangis at tapang? Sagot naman nitong si Riba. Alam ko na ang mga pinaggagawa ninyo doon sa mga kababaihan na nabihag ninyo galing sa mga tauhan ni Don Manolo. Hindi din pala kayo naiiba sa kanila. Ang buong akala ko na hindi kayo ganun kasama. Ngunit nagkakamali ako. Kasama din pala kayo sa mga taong dapat na mawala sa mundong ito. Sa narinig nitong si Karubin, umalat agad ang pagkatakot sa kanyang buong katawan. Ngunit wala na siyang magagawa pa ngayon. Dahil batid niyang hindi nagbibiro itong si Riba, agad na inutusan itong si Karubin ang lahat ng kanyang mga tauhan na atakihin na itong si Riba. Kaya mabilis nang nagtatakbuhan ng mga ito, bitbit ang mga matatalas na mga armas tulad ng mga punyal, itak at mga gulok. Agad na inatake ng mga ito ng mga pagtaga itong si Riba. Nasa mga pagkakataon na iyon, agad na rin na lumundag ito galing sa kanyang sinasakyang motor at sinalubong agad nito ang mga papasugod sa kanya na mga tauhan nitong si Karubin. Agad naman na nagpipingkian ang kanilang mga hawak na mga itak. Ngunit mabilis na napapatay nitong si Riba ang dalawang nasa unahan nang matamaan niya ito ng mga pagtaga sa kanilang liig at mga ulo. Mas malakas at mas mabilis kasi itong si Riba kumpara sa mga ito dahil na rin sa kanyang tangan na mutya na kayanan itong si Riba na maiwasan ang mga pag-atake ng mga ito at magagawa din niyang kasabay sa kanyang mga ginagawang pag-iwas magpakawala din siya ng mga paghampas gamit ang kanyang hawak ngayon na gulok. Hindi nagsasayang ng lakas itong si Riba. Bawat mga patama niya kinakailangan na sa ulo at liig para siguradong agad na mamatay. Nagmimistulang halimaw na ngayon itong si Riba sa sobrang bangis. Humalo na ang maraming mga dugo doon sa lupa. Marami nang nakabulagta at nangingisay bago tuluyan na mawalan ng buhay. May mga naghihiyawan din dahil sa kanilang naramdamang sakit. Sa nakita nitong si Karubin sa mga tagpong iyon
Nakakaramdam na ito ng sobrang pagkatakot at nag-isip na ito ng paraan kung paano makatakas. Nagpapatuloy naman itong si Riba sa kanyang mga ginagawang pag-atake. Sunod-sunod pa na nagsibagsakan ang mga kriminal at agaran na namamatay. Ilang sandali lamang, nakasakay na ngayon itong si Karubin doon sa kanyang sasakyan at mabilis nang pinaharurot ito papalis doon sa lugar. Sa mga pagkakataon naman na iyon, tatlong mga kriminal na lamang ang nanatiling nakatayo sa mga nakakalaban nitong si Riba. Karamihan sa mga ito wala ng buhay at nakabulagta. Ngunit may ilan naman ang buhay pa habang gumagapang at namimilipit ang mga ito sa kanilang mga natamong mga pinsala sa kanilang katawan. Nang masipat ni Riba ang papalayong si Karubin, wala nang inaksayang sandali itong si Riba. Agad na niyang tinapos ang tatlong natitirang mga tauhan nitong si Karubin. Walang habas na pinagtataga nitong si Riba ang mga liig ng mga ito. Matapos naman na mapatay iyon ni Riba, agad nang bumalik ito doon sa kanyang sinasakyang motor at pagkatapos, agad na pinatakbo iyon papasunod kay Karubin. Hinabol na iyon ni Riba hanggang sa makalabas na mga ito doon sa mga kalye. Naabutan nitong si Riba ang sinasakyan nitong si Karubin doon sa unahan. At sa kagustuhan naman nitong si Karubin na makatakas at makalayo kay Riba, bumangga ang kanyang sinasakyan doon sa malaking puno ng kahoy na siyang nagiging dahilan para agaran itong mamatay. Hindi na tumuloy pa itong si Riba. Agad na itong bumalik at dumiritso na doon sa mga bakawan. Pagdating doon nitong si Riba, nakatulog na ang halos ng lahat ng kanyang mga kasamahan, maliban lamang itong si Manong Ramon na sa mga pagkakataon na iyon naghihintay kay Riba. Kinutuban kasi ang matanda. Iniisip kasi nito na maaaring hindi lamang ang tungkol kay Don Manolo ang binabalak nitong si Riba. Pagdating ni Riba, nakita agad nitong si Manong Ramon ang mga armas na dala nito. Kita pa ni Manong Ramon ang mga tumutulong dugo sa mahaba nitong itak na bitbit. Agad na tanong nitong si Manong Ramon pagkapasok nitong si Riba. Kumusta, Riba? Saan ka ba nang gagaling? Ibig kong sabihin, ang totoong pinuntahan mo. Agad naman nasagot nitong si Riba. Manong Ramon, galing ako doon sa lugar na pinagharian nitong si Karubin. Pinatay ko na silang lahat. Pati pa si Karubin, patay na din ito ngayon. Hindi ko matanggap ang kanilang mga pinaggagawa doon sa mga nahuli nilang kababaihan sa may resort doon sa mga sakop ni Don Manolo sa kanyang mga negosyo. Nararapat na parusahan ang mga ito ng kamatayan. Napatungo na lamang itong si Manong Ramon sa kanyang narinig. Nahulaan na kasi nito ang binabalak ni Riba. Ngunit wala naman siyang tutol. Saksi din siya sa kasamaan ng grupo nitong si Karubin. Sagot na lamang ng matanda. Hindi ako tumututol sa ginawa mo, Riba. Tama lamang ang ginawa mo. Matutulog ka na at magpapahinga. Bukas, mas malakas ang grupong kakaharapin natin. Sa mga sandaling iyon, nabalitaan na halos lahat ng mga masasamang tao na nandoon sa isla ang ginawa ni Riba doon sa grupo nila ni Agiri at Don Manolo. Mas nagimbal pa ang mga ito nang mapag-alaman nila ang pagkamatay din ng grupo nitong si Karubin na maaaring isang tao lamang ang may gawa. Nangyayari lamang iyon sa loob ng ilang mga araw. Kaya ang mga natitirang mga drogista na nandoon nakakaramdam na ng sobrang pagkatakot ang mga ito na baka darating ang araw na sila na naman ang isusunod ng taong may dalang matalas na itak. Umalat na ang mga ginagawa ni Riba at Manong Ramon sa buong isla ng Las Palmas na naging dahilan para umalis na doon ang karamihan sa mga masasamang tao na nandoon dahil sa matinding pagkatakot.
Ang lugar na kinaroroonan nila ni Manong Ramon biglang natatahimik na ito ngayon at wala ng mga nangyayaring kaguluhan simula nang mapatay nila ni Riba ang grupo nitong si Aguirre at Don Manolo. Nagiging mapayapa na ang lugar na iyon tulad ng matagal nang inaasam nitong si Manong Ramon at ng mga taong naninirahan doon. Ngunit ang kabilang bahagi ng isla ng Las Palmas, talamak pa rin ang mga kasamaan doon sa lugar. At kung takot man, ang karamihan sa mga masasamang tao doon at nagsialisan para makatakas sa nasabing anino ng kamatayan na gumagala sa buong isla tuwing gabi na may bitbit na matatalas na itak, hindi pa rin natitinag ang magkakapatid na Vasquez. Mas pinaghandaan pa nila ang maaaring pagharap nila sa taong may hawak na matalas na itak. Ang dalawang magkakapatid na ito ang pinakamalaking sindikato doon sa isla, bukod kasi sa kanilang kapangyarihan sa lugar at doon sa mga karatig na isla, umaasa din kasi ang dalawa sa lakas ng kanilang tanga na mga mutya. At may karunungan pa ang mga ito pagdating sa mga aspitong usal at mga orasyon. Kaya hindi natatakot ang dalawang magkakapatid sa sinasabing mamamatay tao. Kinabukasan, tulad ng plano nila ni Manong Ramon, maagang kumilos ang mga ito. Sa mga pagkakataon na iyon, bumuti na din ang mga natamong sugat nitong si Binjo. Kaya sumama na din ito sa misyon nila ni Riba. Sa tingin din kasi nitong si Manong Ramon, kapag mapatay nila ang magkakapatid na Vasquez, maaring makakamtanan ng isla ang tunay na kapayapaan. Sigurado si Manong Ramon na kung may mga natitira pang mga halang ang kaluluwa sa isla, sa oras na mapatay nila ang magkakapatid na Drogista, natitiyak nilang magsilayasan na ng tuluyan ang lahat ng mga ito. Sakay sa sasakyan ni Manong Ramon, sina Riba at Binjo, nakasunod naman sa kanila ang magpipinsan na sina Turbin at Rico, sakay ng kanilang mga motor. Kargado na ngayon ang mga ito ng iba't ibang uri ng mga armas. Dala na nila ni Turbin ang kanilang mga baril na inihanda nila ilang linggo na ang mga nakaraan. Bukod pa sa kanilang mga dalang baril, may dala din ang mga ito na iba't ibang uri ng mga matatalas na bagay. Dumiritso ang mga ito doon sa lugar na tinatawag na San Rio. Ang lugar na ito ang pinagharian ng magkakapatid na Vasquez. Halos kalahati ito ng isla ang lugar na sakop ng magkakapatid na mga kriminal. Nakakalat na din sa lugar na iyon ang mga tauhan ng magkakapatid. Nakahanda na ang mga ito sa maaaring pagdating ng tinatawag ng anino ng kamatayan. Ngunit mas pinaghandaan nila tuwing pagsapit ng gabi. Ngunit tulad ngayon na maaga pa lamang, wala pang masyadong mga tauhan ang Vasquez Brothers sa bawat kalye. Kaya malayang nakagala at nakapasok doon ang grupo nila ni Manong Ramon. Agad na pinuntirya ng mga ito ang pinakakuta ng grupo ng mga kriminal. Ngunit habang papalapit ng mga ito doon sa bahay mismo ng Vasquez Brothers, may napansin na silang sumusunod sa kanilang sinasakyan na agara naman na wika nitong si Riba. Manong Ramon, mukhang may mga nakabuntot sa atin. Agad naman nasagot nitong si Manong Ramon. Mga tauhan na ang mga iyan ng Vasquez Brothers, Riba. Maaaring napuna na ng mga ito ang ating ginawang pagpasok sa kanilang teritoryo. Maaaring naghihinala na ang mga ito sa atin. Hayaan lamang natin na sumunod ang mga iyan. Dadalhin natin ang mga ito sa kanilang kamatayan. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, mabilis nang lumiko ang kanilang sinasakyan doon sa may iskinita at pinatakbo na nila iyon ng napakabilis na mas lalong nagbigay ng hinala sa mga sumusunod sa kanila. Samantalang sina Turbi naman at itong si Rico, napansin din nila agad ang mga sumusunod na iyon, kaya mabilis na lumipat ng kalsada at kalye ang magkakapatid
At pagkatapos, doon na sila sumunod sa tatlong mga sasakyan na sumusunod doon sa sinasakyan nila ni Manong Ramon. Mabilis na ang takbo nila ni Manong Ramon sa mga pagkakataon na iyon at pababa na din ito doon sa dalampasigan. Sa mga oras na iyon, dumaan na mga ito doon sa mga makakapal na mga kakahuyan. Sa bahaging iyon, napakatahimik na ang buong kapaligiran at iyon ang kanilang sadya. Habang mabilis na tumatakbo ang kanilang sinasakyan, mabilis nang lumundag itong si Riba palabas ng sasakyan. Bit-bit ang mga armas na mga matatalas. Samantalang itong si Binjo, inihanda na nito ang malakas na armas doon sa likuran ng kanilang sinasakyan. Makalipas ang ilang mga minuto, mariin ang nagtatago naman itong si Riba doon sa likod ng mga kakahuyan. At nang makita nito ang tatlong mga sasakyan, mabilis nang sinabayan iyon ng takbo nitong si Riba padaan doon sa gilid ng mga kakahuyan. Nakikita na din ni Riba ang dalawa niyang kasama na sina Turbin at Rico na sa mga pagkakataon na iyon nakasunod doon sa tatlong mga sasakyan at nakahanda na ang kanilang mga dalang armas. Makalipas pa ang ilang mga minuto, pinahinto na nila ni Manong Ramon ang kanilang sinasakyan doon sa gitna ng kalsada at uwi ka ng matanda kay Binjo. Binjo, ihanda mo na ang ating armas. Gugulatin natin ang mga ito. Sagot naman itong si Binjo na nakahanda na ang hawak nitong machine gun. Nakahanda na ako, Manong Ramon. Papatayin natin ang lahat ng mga ito. Wala tayong ititirang buhay sa kanila. Samantalang nang makita naman nitong si Riba na huminto na ang sasakyan nila ni Manong Ramon, mariin na itong nagmamatsyag doon sa tatlong mga sasakyan na sa mga pagkakataon na iyon, nang makita ng mga ito na huminto ang sinasakyan ng kanilang sinusundan, agad na din na huminto ang mga ito at dahan-dahan na bumaba habang nakahanda na ang kanilang mga armas. Unang beses ngayon na may pumasok na sasakyan sa kanilang balwarte na kahina-hinala. Nakatutok na din ang kanilang mga armas doon sa unahan na sasakyan at dahan-dahan na humakbang ang mga iyon papalapit doon sa sinasakyan nila ni Manong Ramon. Samantalang doon naman sa unahan, wika nitong si Manong Ramon kay Binjo. Ngayon na, Binjo, mag-enjoy ka sa pag-asinta sa mga iyan. Agad na itinaas nitong si Manong Ramon ang pintuan doon sa likuran at bumungad sa mga kriminal ang malalakas na mga pagratrat ni Binjo gamit ang machine gun doon sa mga kalaban na nasa kanilang likuran. Sa sobrang pagkagulat ng mga kriminal, agaran na nagtatakbuhan ang mga ito papunta doon sa gilid ng kalsada para sana makapagtago. Ngunit ang karamihan sa mga ito, tinatamaan na ni Binjo, pati ang nasa unahan na sasakyan, sumabog na nga iyon nang tamaan ng sunod-sunod na pagbaril nitong si Binjo. Samantalang itong si Riba, wala na itong inaksayang sandali. Agad na dinaluhong na nitong si Riba ang lahat ng mga kalaban na nagtatago doon sa gilid ng kalsada. Agad na pinagtatagpas niya ang mga liig ng mga ito. Maririnig mo doon ang malalakas na mga putukan at pati na ang sigawan ng mga kriminal. Samantalang doon naman sa likuran, pinaulanan na din ng bala nila ni Turbin at Rico ang lahat ng mga nagtatago doon sa likuran ng kanilang mga sasakyan. Kaya wala na ding kawala ang mga ito. Tumigil na sa ginawang pagpapaputok itong si Binjo nang makitang umaatake na din itong si Riba doon sa mga kalaban. Agad na binitbit nito ang isa pang baril at lumabas na sina Manong Ramon doon sa kanilang sinasakyan. Titiyakin na ng mga ito na wala nang mabubuhay pa doon sa mga kriminal na nakasunod sa kanila. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, nagkalat na ang mga bangkay ng katawan ng mga tauhan ng magkakapatid na Vasquez at lahat ng mga ito wala ng mga buhay
Warat-warat ang katawan ng mga ito. Sanhi ng mga tama ng bala ng baril. May mga nabiyak ang mga ulo at napupugutan ng liig dahil naman sa ginawa nitong si Riba sa mga ito. Mabilisan din na umalis agad ang grupo nila ni Manong Ramon doon sa lugar na iyon at pansamantalang nagtatago muna doon sa palingki ng lugar. Pinakiramdaman muna ng mga ito ang mga magaganap. Kapag napag-alaman ng grupo ng magkakapatid na Basquez ang karumaldumal na kamatayan ng kanyang mga tauhan, tulad ng kanilang inaasahan, makalipas ang ilang mga sandali, galit na ang dalawa nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang mga tauhan. Agad na inaalerto ng mga ito ang lahat ng kanyang mga tauhan doon sa San Rio at sa masamang pinaghahanap ng mga ito ang grupo nila ni Manong Ramon. Ngunit iyon din ang hinihintay na pagkakataon nila ni Manong Ramon. Nang magsikalat ng mga tauhan ng Basquez Brothers, agad na din na kumilos ang mga ito. Naglalakad na lamang ang mga ito doon para hindi sila mapapansin ng mga nakakalat ng mga tauhan ng mga sindikato. Ngayon na nagkalat na ang mga tauhan ng mga sindikato, maaaring hindi na ganun kadami ang mga tauhan ng dalawang magkakapatid doon sa kanilang pinakakuta. Nagsuot na lamang ang mga ito ng kasuotan bilang mga trabahante doon sa may palingke para hindi pa rin mapaghinalaan ang mga ito sa mga makakita sa kanila. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga kasuotan, nakatago naman ang kanilang mga armas. Mabilis na nag-arkila ang mga ito ng sasakyan na disikad para hindi pa rin sila mapaghihinalaan. Nagpahatid ang grupo nila ni Riba malapit doon sa bahay mismo ng magkakapatid na Basquez. Ngunit nang makita nila na mahigpit ang mga pagbabantay doon sa lugar, pinili ng mga ito na doon na dumaan sa mga kakahuyan na nasilikurang bahagi ng kuta ng mga Basquez. Ngunit ang iniisip nila ngayon, kung nasa kanilang kuta ba ang dalawang namumuno sa mga sindikato. Para masigurado nila iyon, kinakailangan pa ni Manong Ramon na makagawa ng mga usal para maramdaman ang presensya ng dalawa. May mga kakayahan ang dalawang iyon at may mga tangan na mga mutsa. Kayang-kaya ni Manong Ramon na maramdaman ang mga iyon. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, tuluyan ng nakarating ang kanilang grupo doon sa likurang bahagi ng bahay ng magkakapatid na sindikato. Ngunit bago pa sila tuluyang makakalapit doon sa likuran ng bahay ng magkakapatid, agad nilang nasisipat ang mga nagkalat ng mga bantay doon sa paligid ng kakahuyan. Kaya agad na wikan itong si Manong Ramon. Mukhang hindi madali ang paglapit sa bahay ng mga Basquez, Riba. Nagkalat ang kanyang mga tauhan sa paligid. Kailangan natin na mapatahimik ang mga ito sa mabilisan na paraan, Riba. Lumingon itong si Riba sa kanilang mga kasama na sina Binjo at wikan itong si Riba. Dumito muna kayo, Binjo. Magmamatsyag lamang kayo sa buong paligid. Kailangan na patahimikin muna namin ang lahat ng mga bantay at nang wala ng balakid pa sa ating gagawing pagpasok sa loob ng bahay ng mga sindikato. Mabilis naman na tumalima ang mga ito, agaran na nagkubli ang mga ito doon sa likod ng mga puno ng kahoy at agad na binabantayan ang buong kapaligiran. Samantalang sina Manong Ramon at Riba, mabilis na umibis din ang mga ito doon sa kakahuyan. Ngunit bukod sa maingat na ang kanilang mga galawan, nagpakawala na din ng mga malalakas na mga usal na sa bulag ang matandang si Manong Ramon para hindi agad sila mapapansin ng mga nagkalat na mga bantay doon sa paligid. Nang medyo makalapit na ang dalawa, wikan itong si Riba kay Manong Ramon. Ako na ang bahalang magpapatumba sa lahat ng mga nasa gilid ng kakahuyan, Manong Ramon. Ikaw na doon sa tatlong nasa gilid ng pader. Baka kasi makakapasok pa ang mga iyan kapag nakita ang aking gagawin sa ibang mga bantay. At magagawa pa ng mga ito
na makapagsumbong doon sa kanilang mga kasamahan. Agad naman nasagot nitong si Manong Ramon kay Riba. Ako na ang bahala sa tatlong iyan, Riba. Kailangan natin na kumilos at bilisan ang pagtapos sa mga ito. Baka may mga makakaramdam ba sa ating presensya at mahihirapan pa tayong makapasok doon sa loob. May mga tangan pa naman na mga karunungan ang magkakapatid na iyon. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad na tumalilis na ang mga ito. Itong si Riba, gumagapang ito ng napakabilis para makapagtago pa rin doon sa mga malalagong mga damuhan. Habang itong si Manong Ramon, gamit ang mga karunungan ng matanda sa mga usal, agad niyang ibinato iyon doon sa tatlong mga bantay na sa gilid ng pader. At pagkatapos, inatake na ito nitong si Manong Ramon ang tatlong mga nakabantay na sa mga pagkakataon na iyon pansamantalang napatulala dahil sa mga ginawang pagbato ng usal na pamako ng matanda sa mga ito. Gamit naman ang plumingko nitong si Manong Ramon, agad na pinagsasaksak niya ang mga ito ng makailang ulit na naging dahilan para agaran na mamatay ang mga ito. Matapos iyon, agad na hinila ni Manong Ramon ang tatlo para sana maitago ang mga katawan ng mga ito. Ngunit nakita na ang matanda ng iba pang mga nakabantay doon sa kabilang gilid. Kaya akmang pupuntahan na sana itong si Manong Ramon ng mga bantay na armado ng mga baril. Ngunit bago pang mangyayari ang mga bagay na iyon, agad nang nagpakawala ng mga pag-atake itong si Riba, bit-bit ang armas nitong matalas na gulok. Walang habas na hinaribas niya ang lahat ng mga nandoon. Sa bilis ng mga ginawang pag-atake nitong si Riba, hindi man lamang nagawa ng mga bantay na maiputok ang kanilang mga bit-bit na baril. Agad na napupugutan ni Riba ang mga ito ng ulo at natataga din niya ang ulo ng mga ito. Halos hindi na kayang sundan ng mga mata ng kriminal ang bilis nitong si Riba na siyang nagiging dahilan para agaran na mamatay ang mga ito. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, napalabas na din sa kanilang mga pinagtataguan sina Binjo dahil may nasipat silang dalawang mga kalaban na nagtatakbuhan doon sa kakahuyan. Hinala nila ni Binjo galing ang mga ito doon sa kakahuyan sa unahan. May bit-bit na mga baril ang mga ito at marahil narinig at nakita ng mga ito ang kaguluhan doon sa likurang bahagi ng bahay ng magkakapatid na Vasquez. Kaya agad na nagtatakbuhan ang mga ito para sana tingnan ang mga nangyayari doon. Ngunit bago pa makalapit ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Riba, agaran ng dinaluhong ang mga ito nila ni Binjo. Gamit ang kanilang mga punyal, agad na pinagsasaksak nila ang mga iyon hanggang sa tuluyang mamatay ang tatlo na napuno ng sugat ang buong katawan. Matapos naman ang mga kaganapan na iyon, agad na lumapit sina Binjo doon sa kinaroroonan nila ni Riba. Nang maitabi na nila ang lahat ng mga bangkay, muling nagpupulong ang mga ito sa kanilang mga dapat na gagawin. Tahimik na ang likurang bahagi ng bahay, ngunit kung agad napapasok naman ang mga ito doon sa loob, ang magkakapatid na Vasquez, siguradong mararamdaman sila ng dalawa. Kaya nakapagpasya ang mga ito na sina Riba lamang at Manong Gabriel ang mauuna doon sa loob. Saka na lamang sumunod ang tatlo kapag napasok na nila ang kaloob-looban ng bahay at mahanap ang magkakapatid. Isang pagputok sa ere ang kanilang gagawin ni Riba bilang hudyat. Kaya makalipas ang ilang mga minuto, mabilis nang umakyat doon sa bakod ang dalawa. Pulido na din ang mga ito ng mga malalakas na sabulag na gawa nitong si Manong Ramon. Nang makapasok na mga ito, may nasipat silang naglalakad na maaaring mga tauhan ng mga Vasquez. Ngunit kakaunti na lamang ang mga iyon. Plano nilang hulihin ang isa man sa mga ito dahil kailangan nilang malaman ang kinaroroonan ng dalawang pinuno ng sindikato. Makailang bisis na kasing gumawa ng mga usal itong si Manong Ramon.
Ngunit hindi pa rin niya naramdaman ang presensya ng dalawa. Mabilis nang kumilos ang dalawa at agad na sinunggaban ang dalawang dumaan sa kanilang pinagtataguan. Agad na hinila nila ang mga iyon at pinatahimik. Isang pagpitik sa may liig nung isa ang ginawa nitong si Riba. Agad na bumulagta iyon at nawala ng malay, samantalang ang isa sa mga ito agad na kinapitan ni Riba ang liig nito habang nakatutok ang kanyang hawak na punyal. Agad naman natanong na wika nitong si Riba, "Magsabi ka ngayon ng katotohanan kung gusto mo pang mabuhay. Sabihin mo sa amin ngayon ang kinaroroonan ng magkakapatid na Vasquez." Sa takot naman ng bantay na iyon, agad na sinabi nito ang kanilang mga boss ay nasa unang palapag habang nagkakaroon nito ng mahalagang pagpupulong kasama ang mga kasabwat. Agad na pinihit nitong si Riba ang liig ng kalaban na naging dahilan para agaran na mawalan ito ng malay. Matapos na magawa nila ni Manong Ramon ang mga iyon, mas pinili nitong si Manong Ramon na balikan sina Binjo doon sa labas ng bakod para sabihin na maaring pumasok na ang mga ito. Hindi pa kasi maaring magpapaputok ang mga ito bilang hudyat. Baka kasi mabulabog pa ang lahat ng mga nandoon. Maingat at tahimik na ginawa nila ang mga bagay na iyon, kaya makalipas lamang ang ilang mga sandali, matagumpay nang nakakapasok na din ang tatlo. May mga nasisipat silang mga armadong kalalakihan na nandoon sa gilid ng bahay. Sa tingin nila, masayang nag-iinuman ang mga ito at may mga naglalaro pa ng bilyar. Wika nitong si Riba, "Manong Ramon, kailangan natin na pumasok agad sa loob. Gamitin mo ang mga malalakas na usal para agaran kong mapapatumba ang mga iyon. Ako na ang bahala sa magkakapatid na iyon. Alalayan mo lamang ako." Pagkatapos, baling naman ni Riba doon sa tatlong mga kasama, "Binjo, Turbin, Rico, kayo na ang bahalang magpapatahimik sa mga kalalakihan doon sa gilid. At bantayan nyo ang buong paligid. Kung may mga masisipat kayong mga kalaban dito sa labas, barilin ninyo agad." Sagot naman nitong si Binjo, "Kami na ang bahala sa mga iyan, Riba. At mag-iingat kayong dalawa." Matapos iyon, mabilis nang umibis na sina Riba at Manong Ramon papasok sa bahay na iyon. Mabilis din na nagbato ng mga orasyon na pamako at sabulag ang matanda. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, tagumpay nang nakapasok doon sa unang palapag sina Riba at Manong Ramon. Samantalang sina Binjo doon sa labas, agaran na gumagapang ang tatlo papalapit doon sa mga nakikita nilang mga kalalakihan. Nakahanda na ang kanilang mga baril. Makalipas pa ang ilang mga minuto, nagulantang na lamang ang mga iyon nang biglang pumainlang ang mga malalakas na mga putukan galing sa dalang mga baril ng tatlo. Sunod-sunod na ang kanilang mga pagpapaputok. Bumulagta din agad ang mga kalalakihan. Marami sa mga ito ang agaran na napuruhan. Ngunit mayroong apat pa ang agaran na nakatago at gumanti ng mga pagbarila. Ngunit itong si Pincho, naisip nitong kailangan na agad na mapapatumba ang mga iyon para wala ng balakid sa kanila doon sa labas ng bahay. Kailangan na mapatay nila lahat ng mga nakaantabay sa labas ng mga kalaban. Wika nitong si Pincho, "Turbin, Rico, alalayan ninyo ako. Kailangan kong maabot agad ang mga natitirang buhay sa kanila." Matapos lamang na masabi iyon nitong si Binjo, mabilis na itong tumakbo ng napakabilis papunta doon sa mga pinagtataguan ng mga kalaban at agad na lumundag ito doon sa nakitang mga drum. Walang pagdadalawang isip na muling lumundag itong si Binjo papunta mismo doon sa mga pinagtataguan ng mga kalaban. Gulat na gulat pa nga ang apat nang biglang bumagsak sa kanilang tabi itong si Binjo. At gamit ang armas nitong si Binjo, pinagbabaril niya sa malapitan ang mga kalaban. Nagmimisto lang pelikula na sa telebisyon
ang mga nagaganap doon. Dahil sa ginawa nitong si Pinjo, gumanti naman agad ang dalawa sa mga ito sa mga pagbaril. Ngunit hirap nilang matamaan sa malapitan itong si Pinjo dahil sa bilis ng kilos nito. Namatay na ang dalawang mga kalaban dahil napuruhan ito ni Pinjo sa kanilang mga ulo. Ngunit ang dalawa, dinaluhong na din itong si Pinjo para mahuli nila. Sina Turbi naman at Rico, nagpaulan agad ang mga ito ng mga pagbaril nang makitang mayroong tatlong nagtatakbuhan galing doon sa harapan ng bahay at papunta ang mga ito doon sa gilid. Marahil narinig ng mga ito ang mga putukan doon, kaya agaran na tumimbuwang ang mga iyon at mamatay ng matamaan nila. Nabitiwa na nitong si Pinjo ang hawak na baril dahil tuluyan na siyang naabot ng dalawang kalaban at nagpagulong-gulong na ang mga ito doon sa lupa. Sanay na sa mga ganitong bakbakan itong si Pinjo, kaya kahit na dalawa pa ang kanyang kalaban, nakayanan pa rin itong si Pinjo na magapi ang mga ito. Nang maagaw niya ang bitbit na punyal nung isa, walang habas na pinagtatarak niya iyon sa liig ng kalaban. Nasugatan man itong si Pinjo, ngunit napatay naman niya ng tuluyan ang isa pang natitirang kalaban. Samantalang doon sa loob ng unang palapag, nakita nila ni Manong Ramon at Reba na mabilis nang nagpulasan na ang mga nandoon sa sala. Lima ang lahat ng mga ito at agaran na nagtatakbuhan papalabas na sana para tingnan ang mga putukan na iyon doon sa labas. Ngunit mabilis na hinarang nila ni Manong Ramon at Reba ang mga ito at inaatake. Gamit pa rin ang matalas na itak nitong si Reba, walang habas na pinagtataga niya ang mga iyon. Agad na niyakap din ng matandang si Manong Ramon ang isa sa mga ito at ginilitan sa liig. Kaya pagbagsak nito doon sa sahig, agad itong nangingisay na parang manok na napugutan ng ulo. Tinuluyan naman ni Reba ang dalawang mga natitirang mga kalaban. Nilaslas niya ang liig ng isa at tinaga naman niya sa ulo ang isa pa. Dumanak agad ang maraming dugo doon sa sahig ng sala. Wika nitong si Manong Ramon, "Reba, ikaw na ang bahala doon sa dalawang magkakapatid. Nandirito lamang ang mga ito sa unang palapag. Ako na rin ang bahala kung may mga tauhan pa ang mga iyon na bababa galing sa ikalawang palapag. Harangin ko muna ang mga ito." Ngunit bago pa makakilos ang mga ito, tuluyan ang nakalabas doon sa silid kung saan nagpupulong ang magkakapatid. Kasama ng magkakapatid na Vasquez, ang tatlo nitong mga tauhan at ang apat na mga kasabwat niya sa pagpapalaganap ng mga iligal na aktibidad. At naabutan ng mga ito ang dalawa doon sa may paanan ng hagdan, at sa palibot ng dalawa nakabulagta ang limang mga katawan na mga tauhan nitong magkakapatid na wala ng mga buhay. Unang reaksyon ng mga ito ay sobrang pagkagulat. Hindi kasi nila inaasahan na ganun lamang kabilis na napasok ng mga ito ang kanilang teritoryo.